maaga na akong gising para mag-ayos para sa final interview ko ngayon sa Manalo Land Corporation. Inilit ko talaga makatulog ng maaga kagabi para hindi ako puyat ngayon. Kahit na hindi ako mapakalika kaisip sa sobrang kaba na baka hindi ako makapasa. Tapos na kaming mag-umagahan ni inay at ako'y nakaligo na rin. Simpleng black skirt at white blouse lang ang suot ko na bigay sa akin ni Juliet. Naglagay na rin ako ng manipis na face powder at lip gloss. Hindi ko naman kailangan ng makapal na makeup dahil sa likas na maganda at maputi ang kutis ko. Kaya nga nung high school pa lamang ako ay ligawin na talaga ako. Dahil sa binihiyaan ako ng maganda at maamong mukha. Paglabas ko ng kwarto ay nabungaran ko si inay niya nag-aayos ng paninda. Nay, kailangan ko na pong umalis. Nahihiya po kasi ako kung malilate pa ako ngayon sa interview ko. Umalik ako sa pisngi ni nanay. Mag-iingat ka anak ha? Ginantihan ko ito ng yakap. Bata pa lamang ako ay malambing na talaga ako sa nanay at tatay ko. Na kahit ngayong matanda na ako, ay hindi ito nawala. Dahil malambing din naman si nanay. Sana matanggap ako, nay. Pangako, pag ako'y natanggap, hindi ka na maglalabada. Tapos mag-iipon tayo pang negosyo mo para sa sarili mong patahian. Matagal ko na talagang pangarap na mapatigil ka na inay sa pagtatrabaho dahil matanda na ito. Gusto kong iparamdam ang pagmamahal ko sa nanay ko sa pagsisilbi at labis-labis na pagsasakripisyon nito para sa akin. Oh, sige anak, baka mahuli ka pa. Aalis na rin ako maya-maya para magtinda, pandagdag pang bayad upa. Umakas naman sa mukha ko ang lungkot dahil sa awa sa kalagayan ng nanay ko. Dalawang buwan na kasi kaming mintis sa upa. Naniningila din ang lesser namin. Pero mabait naman ito. Nakakahiya pa rin kung aabusuhin namin ang kabaitan nito sa amin. May mga bayarin din kami. Nakarating na ako sa Manalo Building at pinatuloy ako kaagad sa reception. At pinaakyat ako sa 5th floor para sa final interview ko. Mas maaga ako ng 30 minutes. Mas maganda na iyon kaysa sa mahuli. Baka magkaroon pa ako ng bad impression mula sa employer ko. Tumungo na ako sa elevator na papasara. Buti na lang inaiharang ko ang kamay ko at bumukas uli ito. Nang biglang, kumabog ang puso ko nang mabungaran ko ang isang lalaking matangkad at matipunong lalaki. Baka sa mukha nito ang pagkagulat, ngunit napalitan ng matalim na titig sa akin habang ako naman inakatang sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bilis ng tibok ng puso ko. Kaya hindi ko namamalayan, napahawak na pala ako sa aking dibdib para pahintuin ang mabilis ng pintig ng puso ko. Napagmasdan ko ng gusto ang mukha ng lalaking nasa harapan ko. Makapal ang balbas nito at halatang napapabayaan ang pagka-height, pero maganda ang jawline nito. Magandang tignan. Matangas ang ilong nito pero ang mata niya ay matalim kung tumingin na tila ba'y galit na galit sa mundo. Pero kapansin-pansin din ang maganda nitong pangangatawan. Kahit na naka-Amerikana ito, ay nakakasigurado akong maganda ang uhubog nito. O bagay sa taas nito, nasa tingin ko nasa 5'11 to 6 feet. Mas guwap siguro itong malapitan at magupitan ng buhok. Sa tingin ko mga nasa 40s na ito. Tapos ka na bang examinin ang buong katawang ko? Napatigil ako ng pagsasalita. I'm sorry sir, napayuko ako at pinilit kong pakalmahin ang puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ang lakas ng tibok ng puso ko. Ang sungit naman, sabi ko sa isip ko. At
Pumasok na ako sa loob ng elevator. "You're wasting my precious time," sambit nito. Na hindi naman kalakasan pero marinig. Rinig na rinig ng dalawang tenga. Hindi naman ako nilingon nito. Pinindot ko ang 5th floor habang ang lalaking masungit naman ay paakyat sa pinakahuling 8th floor. Nagsara ang elevator. Kita ko ang himayang pagkabastos sa lalaki. Na kaninang kaba ang nararamdaman ay napalitan ng inis dahil sa magaspang nitong pag-uugali. Tahimik lang ako habang nasa loob ng elevator. Sa wakas nakarating din ako sa 5th floor. Dire-diretso akong lumabas at iniwan ang lalaking bastos sa loob. Sa pakiramdam ko, nakatingin pa rin ito sa likuran ko. Napahawak ako sa bandang puso ko. At salamat, kalmado na ito. Huwag naman sanang empleyado ito dito sa kumpanya. Ayoko makatrabaho ang ganoong uri ng tao sa kaliman. Ang sungit naman ng ermitanyong yun. Mahinang bulong ko. Sinong ermitanyo? Laking gulat ko nang mapalingon ako sa likod ko. Nandoon si Sir Jake at napangiti siya sa akin. Kanina pa ba ako nakatungangan dito? Na hindi ko namamalayan na papalapit na sa akin si Sir Jake. Ah, naku Sir Jake, kayo po pala. Good morning po. Nahihiyang banggit ko dito. Sinong hinihintay yung sa elevator? Takang tanong nito. Sir, wala po. Hinahanap ko lang po yung office ni Miss Amanda for my final interview. Ah, ganun ba? Halika, sasamahan na lang kita. Papunta din kasi ako sa kanya. Ngumiti ito sa akin at lumabas naman yung mga dimples nito. Ang gwapo talaga ni Sir Jake. At mukhang mabait. Nakakatuwa yung mga ganitong lalaki. Yung mukhang magaang kasama, hindi kagaya ng lalaking nasa elevator. Parang pinagsakloban ng langit at lupa. 1,000,000 yata ang halaga ng ngiti nun eh. Buti na lang at nakalimutan ni Sir Jake ang sinabi ko tungkol sa ermitanyo. Sinamahan ako ni Sir Jake patungo sa office ni Miss Amanda, na admin manager ng company. Maganda at mabait si Ma'am Amanda. At in-entertain ako agad nito kahit wala pang 8 a.m. Tingin ko nasa late 20s ito. Pansin ko din ang tingin nila ni Sir Jake. May relasyon ba ang dalawa? Tanong sa isip ko. Bagay naman ang dalawa. Gwapo at maganda itong pareho. Usual interview lang ang mangyayari. Parang mga tanong lang din ni Sir Jake sa akin ang initial interview. Matapos ang interview ay pinaghintay ako ni Miss Amanda. Wala pang 30 minutes ay pinapasok ulit ako sa opisina para sabihin mag-uumpisa na ako sa Monday next week. Hindi ko mapigilan ng tuwa sa balitang iyon. Nagpapasalamat ako ng marami kay Miss Amanda dahil sa opportunity na binigay niya sa akin at nangako akong pagbubutihin ko ang trabaho ko. Nang araw din yun, ay pumirma ako ng employment contract. Under probationary period, ako ng 6 months. At pag nagustuhan nila ang service ko, ay magiging regular ako na makakatanggap ng benefits. 18,000 starting salary ko. Para sa akin ay napakalaki na noon para sa first timer na kagaya ko. Totoo nga ang sabi nila, malaki talaga magpasahod ang Manalo Land Corporation. Isa ba naman sa nangungunang real estate company sa Pilipinas eh. Halos clerical jobs lang din naman ang gagawin ko kaya siguradong hindi ako mahihirapan sa trabaho ko. Binigyan na din ako ng set ng uniform kaya ipaparepare ko na lang ito sa nanay ko mamaya pag-uwi ko. Dahil sa masyado itong maluwag sa akin. Sa first day ng pasok ko na lang daw ipapakilala yung ibang staffs. Masaya akong ibinalita kay inay ang tungkol sa bago kong trabaho. At kagaya ko ay labis din ang tuwa nito sa magandang balita. Sabi ko sa'yo anak huwag ka lang susuko at magdasal ka. Salamat naman sa Diyos anak at matutupad mo na ang mga matagal mo nang gusto pangarap.
Masayang wika sa akin, inay, at niyakap ako ng sobra dahil sa tuwa. Opo, nay, kakain po tayo sa labas sa unang sweldo ko. Buhay pa ata si tatay nang huli nating kain sa labas. Sa sobrang kahirapan kasi pati halagang piso ay tinitipid namin. Dahil kung hindi, kulang. Sakto lang kasi ang kita ni inay sa pananahi at paglalabada. Tsaka, makakabawas din tayo na yun ng mga utang natin. Sobrang thankful po talaga ako dahil nawalan na po talaga ako ng pag-asa tapos dumating itong blessing na to. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos, nay. Oo, Jasmine, anak. Kaya huwag mong kalimutan magpasalamat sa Panginoon. May awa siya sa mga kagaya natin. Kinagabihan ay nag-text ako kay Juliet at ibinalita ako sa kanya ang bago kong trabaho. Agad itong tumawag sa akin. Beshi, congrats! Bungot sa akin ito. Aray, ang sakit mong tenga. Juliet! Natatawang sabi ko sa kabila. Sabi ko naman sa'yo don't lose hope. Oo nga sa wakas, ikita na rin ako ng pera para makatulong kay nanay. At para makapag-upload na rin ako sa wakas nang may pantawag ako sa'yo. Ang hirap kasi ng prepaid lang Kadalasan wala ako pang load. Dahil hindi naman yun ang priority ko. Ah, besh, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Takang tanong ko. Dahil para nag-ibang templa ng tono nito. It's about Roman, wika ni Juliet. Nang napatigil ako bigla. Nagme-message kasi sa akin. Hinahanap ka. Hindi ko naman masabi sa kanya na alam ko ang address niyo. Tinatanong pa niya at hinahanap ka. Hindi ko man masabi sa kanya. Hinihingi pa nga sa akin ang Facebook mo Sabi ko wala. Simula nang nagkasakit ako ay binura ko na. Tapos na kami. Dahil sa pag-iiwan niya sa akin. Bakit niya pa ako hinahanap? Bigla niya naman akong iniwan ng oras na kailangan ko siya, Juliet. Binaon ko na sa limot si Norman. Malungkot na pagsaad ko kay Juliet. Sino ba naman ang hindi masasaktan? Kung yung lalaki ay una mong minahal, iniwan ka lang ng walang dahilan. Ni hindi man lang nakipag-break up. Ghoster, ganon. Buti na lang pala binura ko na ang Facebook account ko. Simula kasi nang nagkasakit ako ay sinanglanan ni nanay ang cellphone ko. Narimata na. Alam kong wala ring chance para makabili ng time na yon ng cellphone. Kaya mas okay na rin yun na wala akong social media accounts. Itong gamit kong cellphone ngayon ibigay sa akin ng tita ko. Pinaglumaan ang mga pinsan ko. Tinapos na namin ni Juliet ang usapan. Nagtataka pa rin ako kung bakit biglang hinahanap ako ni Roman. Hanggang sa tuluyan akong dalawin ng antok at mahimbing ang tulog ko. Jasmine, gumising ka, sabi sa akin ni nanay. Bigla akong napabangon habang hinihingan. Namumu ang butil-butil kong pawis sa noo na pinupunasan ni nanay ng tawel. Ang bilis ng pintig ng puso ko, napahawak ako sa dibdib ko. Nananaginip ka, Jasmine. Okay ka lang ba? Masakit ba ang puso mo? Nag-aalala lang tanong ni inay. Masama lang po ang panaginip ko, nay. Sabi ko, para hindi ito mag-alala. Tinignan ko ang oras, 4:30 pa lang ng madaling araw. Nagpasya akong hindi na ituloy ang tulog, baka kasi tanghaliin ako ng gising. Lunes na ngayon at ang unang araw ko sa trabaho. Maya-maya ay nag-aayos na ako para sa pagpasok. 7:00 na ako umalis ng bahay dahil 30 minutes lang naman ang biyahe. Kaya 7:30 ay makakarating na ako ng Manalo Building. Pinapasok naman ako ng guard kahit wala akong ID.
Dahil naalala niya daw ako nung nag-a-apply ako at nakikita niya na akong naka-uniform. May pagkamanyak ang guard dahil sa hinagot pa nito ang katawan ko. Hindi ko naman masyadong hapit ang uniform ko sa akin. Litaw lang ang hubot ng katawan ko. At bumagay din sa akin ang kulay na navy blue sa kotis kong makinis. Blouse at skirt ang uniform. At mabuting makinis ang aking legs kaya pinagtitinginin ako habang naglalakad. Makarating na ako sa elevator. Mabuti na lang at walang ermitan niyo akong nakasabay. Isang linggo. Sanhi ng masamang panaginip po kagabi dahil sa ermitan niyo ngayon. Ewan ko ba kung bakit ito na panaginipan? Umiiyak daw ako dahil sa galit na galit ito sa akin. Mabuti na lang at ginising ako ni nanay. Dahil kung hindi, baka ano nang nangyari sa akin. Sana lang talaga hindi empleyado yung ermitanyong yun dito sa kampaning ito. Pumasok na ako sa loob ng elevator at pinindot ko ang 5th floor. Maghihintay ako kay Ma'am Amanda dahil wala pang 8 a.m. 8 to 5 kasi ang office hours. Nakasara ang elevator pero bigla itong bumukas. At halatang may humahabol para makapasok. Nanlaki ang mata ko at agad tumibok ng mabilis ang puso ko. Nang mabungaran ko ang masungit na lalaki na matalim ang tingin sa akin.